morning, good afternoon, good evening, no? May bago na naman tayong vlog, no? Elizabeth II to, no? Itong coin na to, no? In China, Elizabeth II, no? De Gracia, no? Ang British coin, no? Ano ba to, no? One shilling, no? One shilling. 1958, no? Yun yung currency no araw. Pero pinalitan na ata ngayon. Parang kung doon nagkakamali, parang ano na siya eh. Pounds, no? Pounds na siya, no? Parang gano'n ata. Pero yung shilling, ano na yan eh. Parang old ano nila, currency nila, no? 1 shilling is equivalent to 12 pence, no? Yun yung value niya, no? 1 shilling is equivalent to 12 pence, no? Pence, no? Mas nauna tayo yung shilling kasi sa pence, eh, no? Ngayon, guys, no? Bakit ito ang binilab natin? Kasi, sabi ko nga, pag nangulerita kayo, mas maraming may gusto ng collector. Tayo, Philippines, Philippine country tayo. We love our own coin, no? Our national relic or anything, no? About anything our yung our history, no? Gusto naman natin yan. Pero, siyempre, kung sa may value naman, dun tayo sa totoo. Na, pwede tayong kumita, no? Pwede tayong kumita. Kahit nung sa Philippine coin naman, pwede tayong kumita, no? Pero kung nakikita ko naman natutulog eh, walang bumibili eh. No? Try to explore another ano, no? Kung gusto natin ng coin, no? Yung may value talaga. Kasi, halos ang laki ng face value ng mga ano. Lalo na pag mga pounds, di ba? Dinar, katulad ng huling vlog ko, dinar, no? Yun yung katotohanan, no? Kaya minsan nagsisingit tayo ng mga foreign coin katulad nito, eh, no? Kasi baka meron kayo, no? Pero matitibay na coin to. Matitibay mo, meron 1958, no? Medyo in-boosted pa lahat ng mga picture niya, no? Yung picture niya, no? Kasi nga, matibay na, gumagawa sila ng matitibay na coin. Kasi, mataas ang face value nila, eh. Compare mo sa atin, eh. Minsan bibili tayo ng metal, eh. Hindi na natin. Minsan lugi pa tayo sa metal, na, kumbaga sa face value, eh. Yun yung katotohanan, no? Kaya minsan, kailangan natin ingatan, no? Yung pera natin. Kasi nga minsan, mahinang klase. At pag nasira na yan, siyempre, bumababa na yung value. No? Bumababa. Minsan, wala na talagang pag-aasang mabili. Pero gusto ganito, guys, no? May bumibili rito. Lalo na, British coin to, no? British coin, no? Hindi ako nagkakamali na kung British nga ba ito. Alam ko, Elizabeth kasi, minsan kasi dami ng koleksyon ko eh. Minsan, on the spot ako eh, pag ako nag-vlog eh. Kaya minsan, everyday, two videos ako eh. Diba? Para the more video, diba? Siyempre, malaki opportunity mo na mabilis din yung makakuha ka ng mga views and subscribers eh. Kaya minsan, nagkakamali ako sa mga vlog ko. Diba? Minsan, eh, tao lang naman tayo eh. Diba? Minsan, inaamin naman natin, no? Kaya sabi natin eh, yung ganitong klaseng coin naman, direct naman tayo sa pricing. Yun naman yung objective natin sa kayong gusto ng viewers eh, no? Lalo na pag i-demonetize na yan, paano ba may bibili yan, diba? Kahit naman nabibili pa yan, lalo sa coin dito, hindi ka naman pwedeng palitan. Minsan yung mga money changer, minsan ayaw nilang tumanggap ng coin kahit na natulad ako, dami kong Dubai coin eh, diba? Meron ako rito mga dirham coin, dami kasi kapatid ko dati na sa Dubai eh. No, ngayon na Singapore na siya. Ang dami kong coin dito. Ayaw nila palitan. Gusto nila yung paper money. Bakit ganun? Kasi nga, pero ano pa yun, hindi man demonetize. Ang bigat daw sa shipping, talo sila. Mas gusto ng mga money changer, magpalit yung papel kaysa sa coin. Kasi nga, kung coin na ipapalit nila, talo na sila. Kasi titimbangin yan eh, kung ibabiyahin mo yan eh. Eh, doon ba lang sa coins, minsan ayaw nila mag-accept. Na, yun yung katotohanan. Kasi ang dami kong Dubai coin, ang dami kong dirham dito. Ayaw palitan ng ano, ng money changer. Kasi nga, minsan kung papalitan man nila, bababaan nila ng mababaan ng presyo para lang sa mga. Kasi yung shipping talo sila, no? Pag sinakay nila sa ano.
niniload nila, no? Ugo sa aeroplano. Medyo mababa. Minsan talaga ayaw nila magpalit. Depende yung kung talagang kailangan nila. Pero sa ang realidad, ayaw nila magpalit ng coin. Kaya pero, sa ano naman, collector, no? Kung kahit isang piraso yan, no? More than the face value, yung value talaga niyan. Lalo, no? Highly collectible at rare at may error. Yun yung katotohanan kaya tayo nag-review ng mga ganito klaseng mga content, no? Ah, at makikita nyo naman sa marketing, may bumibili at may nagbibenta. Kasi, di ba, itong salamin ng mundo natin ng pera, no? If you have no money, di ba, you have no honey. Ah, joke lang, no? Totoo naman, minsan, eh. Dahil sa pera, nag-aaway-aaway ang tao. Pero sa atin, hindi ganun lang pananaw natin, no? Pero, i-review natin to kung may value, no? Ah, nag-a-adlib lang ako, guys, no? Pero itong 1958 na to, no, hindi pa natin nasabi yung composition niya, no, kung ano at yung vintage. So, ngayon, pupuntahan natin siya, no? Ah, UK nga to, United Kingdom, no, Israel, no, Queen Elizabeth. Kasi ito kaya minsan ako, hindi ako direct pa nagkasabi, no, kung nakikita mo yung coin mo, Queen Elizabeth, not automatic UK yan. Kasi nga, sa dami nila ng bansang sinako, meron silang New Zealand, meron silang Hong Kong, o nawala na sa Hong Kong, nag-independent na yung Hong Kong, no? Ganun yan. Kaya marami ka makikita ang Queen Elizabeth coin, no? Conqueror sila nung araw yun. Ngayon, eto, UK talaga to. Israel, United Kingdom, no? Queen Elizabeth, 19, date na type, standard collection coin, no? Mikot, years, 1954 to 1970. Value, 1 shilling, is equals to 12 pence, no? 1 by 20, 12 pence. Currency, pound sterling, no? Parenthesis, 11 to 8 dash 1970, no? Composition, copper nickel, no? Very strong metal to, no? Weight, 5.66 grams, no? As a middle siya, no? Mayroon magbigit ng konti, no? Diameter, 20.5 millimeter, no? Medyo malapad ng konti. Thickness, 1.7 millimeter, tama lang, no? Shape, obvious na round, no? Demonetized, December 31, 1990. Pero tagal din, no? Tagal yung bago ng demonetize, no? At yung maintenance, ano ibig sabihin, dami ng ginawa, no? Yung dami ng ginawa. 1958, meron ba? Meron dito. At ilan? Balik tayo ulit sa maintenance, no? 1958, maintenance niya, ilan? 14,392,300. Marami ba yon? Yung year na gano'n, nasa less than half, no? Nasa kalahati, mas mababa sa kalahati, no? Kasi yung sinabi kong umabot siya ng 50 million, yun, ano yun? Medyo nasa middle siya. 100 million, madami na yun. Ito 14,392,000, no? Nasa mababa siya, no? Hindi mo sabihin naman sobrang konti, no? Medyo madami ng konti, no? Pero hindi napakadami, no? Mas nasa mababa sa gitna, no? Okay, proof? Wala siyang proof nakalagay dito, eh, no? Wala siya na nakalagay yun. Eh, ano? Ano siya? 14 million, no? 392,300. Yun yung dami ng ginawa, no? May value ba? Siyempre, ano to, eh? British coin to, eh? At matiba ito, no? At alam mo, pag sinabing UK, eh, di ba? Very, sa first world country yan, katulad ng US, eh, no? Yun yung realidad ng bansang yun. At may value, no? Pero, hindi mo na pwedeng ibili. I-monetize na yun sa online. Siguro, subukan lang sa eBay, no? Kasi may nagbibenta at may bumibili. Di ba? Kasi naman na tayo, lahat naman binablog natin, eh. Basta may value talagang ibablog natin yan, no? Hindi tayo mag-vlog ng walang value na uubusin ko lang yung oras nyo, no? Hindi ko gagawin yon. Kasi sa akin, eh, nire-respeto ko yung viewers ko na ano, eh, alam ko yung mga utak. Nag-obserba rin yan, ha? Nag-obserba yan. Kaya huwag mong isirain din yung credibility mo na magsabi ka ng kasinungalingan, diba? Masakit mabash, diba?
masakit sabihan ka na naloloko ka, no? Eh dito, marami, may nakita ako, isa lang nagbibenta. No? Pero pumapasok ng auction to, no? No? Pumapasok ng auction to, itong 1957 niya, eh. O magkano? $3, no? Sa auction to. Tapos meron dito 1964. Binenta ng $144, no? Less than 8,000 to, no? Less than 144, eh. Kasi na something ganun. Kasi 52 na tayo, eh, no? In dollars na dito. Dito. Sa 50 kasi ako nakikwenta lagi. Kung $100, nasa 8,000 yun. Plus 44. Yung $40, nasa 2,000. Only 7,000. No, diba? May get. Yun yung mga ano, no? Wala siyang 58 dito, no? Pero may 58 siya. Nandito naman siya sa eBay. Yung sinabi ko yun, nasa auction yun. Pumasok ng auction yun, yung mga presyo na yun. $144, $19, $19.64, no? Masok yun. Pero ito, meron siya dito. Isa lang sa eBay. At maganda rin yung presyo niya, guys. Maganda. Magano. Wala pa siyang PCGS grading, ha? Ordinaryong tao lang nagbibenta na ito. Opinion niya yun. No? Meron benta niya, guys. Sa eBay. $75 without shipping yun. Magkano yung $75? No? Kasi sa $70, no? Sa $70 na lang mo tayo nagbibenta. Times 50 mo. No? Day 3.5. No? Times 2.15 yung $70. Ang 3.5. Plus yung $5 equivalent to 250. 37,500. Na? Kung 2.5, ang $5, 250. 250. 250. Plus 3,500 30 yung $7 $70 3,500 plus 250 3,750.50 tama, no? Tama. On the spot kasi ako, guys, pag nag-kwenta, no? Sinusubukan rin naman natin yung ano, abilidad natin kung ano magkwenta. Ano pag kaya mo, gawin mo. Di ba? Huwag ka lang umasa. Yun ang objective natin dito. Kaya minsan ako nagkakamali. Inaamin ko. Tinatry ko rin magkwenta ng on the spot na lalaruin ko yung utak ko. May edad na naman tayo. Pero siguro nasa 40 minute pa lang tayo. Para huwag ka matakot sa mundo ng tulad ko yung kwento. Bibenta ko ba yun? Hindi. Paano ko may bibenta? Di ba? Saan ko ibibenta? Kaya nga minsan mahaba yung vlog natin. Pinipilit natin kumbinsihin yung tao kung saan yung stress, kung saan yung marketing. At pag nagtanong, sinasagot natin. Diba? Kaya ganun din ako pa nagkwento on the spot. Huwag ka matakot sa mundo. Kasi pag takot ka, walang mararating. Diba? Wala ka magagawa. Hindi mo sinubukan. Mag-failed ka man, at least ginawa mo. No? No? Kaya guys, no, hanggang dito na lang. Puputulin na natin tong video. No? Pero bago natin putulin to, huwag niyo kalimutan mag-subscribe, no? Kasi pag monetize tayo, tutulungan ko kayo, no? Minsan may nagsasabing nagbibenta ng coin sa akin. Ang dami kong collection, guys. Nakita niyo naman. Pero pag monetize tayo, tutulong tayo. Hindi ko niya kailangan bumibilhan kayo, no? Pero kung may sosobra, may kung tama lang, edi take another chance for, ano, no? Luck, swerte, baka sakaling parapol na tayo. Pero sa ngayon, hindi pa tayo namamonetize. Kaya hindi ako nasuporta sa inyo. Kaya guys, hanggang dito na lang. Subscribe, like, comment, saka share, na. Thank you, guys. Thank you.